Hello, good afternoon. Mag-share naman uli ako ng isang vlog para sa Words of Wisdom. Andito na naman si Ma'am Beth upang i-share ko ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito. Ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito ay God is the author of life. He is the reason why certain things were allowed to happen. He holds destiny. He knows when, he knows why, he knows you perfectly. So when your life is all mixed up and get heavier, trust him. He makes all things beautiful and meaningful in His time. Ang ganda, no? So, ibig sabihin, God is the author of life. Siya talaga ang may-ari ng buhay natin. Unang-una, alam natin na siya ang lumikha sa atin. Kaya tayo naririto dito sa mundo. Kung hindi tayo nilikha ng Diyos, wala tayo dito, diba? Kaya, siya lamang ang may author ng buhay natin. Kaya siya lamang ang makakaalam kung kailan magwawakas ang buhay natin dito sa lupa. Matatapos ang ating misyon na ibinahagi niya sa atin. At ipinagkatiwala niya sa atin, kaya tayo binuhay niya. He is the reason why certain things were allowed to happen. Yes, siya ang dahilan bakit ang mga nagaganap o nangyayari dito sa mundo o sa bansa natin. Siya lamang ang tanging nakakaalam nito at siya lang din ang nag-aalaw, no? Siya yung anong tawag nito? Siya yung nagbibigay sa atin siya lamang ang nag-aalaw na mangyari ang lahat o maganap ang lahat. Halimbawa, tulad nitong nakaraang mga taon, bakit nangyari ang coronavirus o yung tinatawag nating COVID-19? Bakit ipinahintulot niya? Yun pala. Bakit ipinahintulot niya ang COVID-19 sa buong mundo at sa ating bansa? Merong dahilan siya, no? Maraming dahilan bakit niya ipinahintulot ito. Una, hindi ba ang tao parang nawawala na sa mata ng Diyos, no? Parang ang tao ay umaasa na lang sa modernong kapaligiran na umaayon sa ating panahon, 'di ba? Kaya nga bihira na lang ang makikita natin mananampalataya sa simbahan, no? Kaya marahil ipinahintulot niya yung coronavirus na 'yan sa buong mundo para matauhan tayo, no, sa ating mga nagagawang mga pagkukulang bilang isang Kristiyano. Di ba? Pagamat masama ang idinulot sa atin ng COVID-19, pero maraming buti rin ang ibinigay sa atin ito. Unang-una sa pamilya, di ba? Noong araw bago mag-COVID-19, ang pamilya ay watak-watak, kanya-kanya,
Diba? Kanya-kanya sila. Hindi na sila nagsasama-sama sa hapag kainan. O hindi na sila nagsasama-sama sa isang bonding moments, no? Dahil sobrang busy ang bawat isa. Busy si tatay sa pagtatrabaho, busy si nanay din sa pagtatrabaho, busy ang mga anak sa pag-aaral, kaya nawala na yung harmonious relationship ng pamilya. Pero nung nagkaroon ng COVID-19, lalo't higit, nagkaroon ng lockdown, bawal lumabas, no, ang tao. Kaya nagkaroon ng malalim na pagsasama-sama ang pamilya. Nagsasama-sama na sila sa isang hapagkainan. At syempre, pag nasa hapagkainan, naroon yung kwentuhan ng bawat kasapi ng pamilya. Bumalik, no? Bumalik ang bonding ng pamilya. At nagkaroon sila ng panahon na magsama-sama. Halimbawa, kunyari, sama-sama silang nanonood ng TV na nagsisharing doon sa kanilang pinapanood. O sama-sama na sama-samang yung mag-ama sa paglalaro, no? Kasi uso ngayon yung games. O sama-sama ang mag-iina sa kanilang jamming. Halimbawa, kunyari, mahilig umawit. Sama-sama silang umaawit sa video okay. Kasi walang magawa nga dahil naroroon sila sa loob ng bahay. Yun ang ibinigay sa ating positibong resulta ng COVID-19. Yung pagbabalik muli ng bonding ng pamilya. Yung harmonious relationship ng pamilya. O sa simbahan, ano ang epekto? Hindi ba maraming Kristiyano ang na-miss na magsimba? Kasi nga, ipinagbawal din ang pagsisimba noon. Pinagbawal ang pagsisimba. Kaya ang pagsisimba natin ay stream lang, no? Yung live stream sa Facebook. Kaya ang mga mananampalataya ay nami-miss na yung totoong simba moment sa loob ng simbahan. Kaya nga nung binuksan ang simbahan, grabe, ang daming nagsimba. So, ibig sabihin, doon sa panahong iyon, binuhay ang pananampalataya ng tao. Yung pagbabalik niya sa Panginoon para magbigay ng panahon sa Panginoon, lalo't higit kung araw ng Linggo. Diba? Marami na ang nagsimba. Ano nangyari naman sa paaralan? No? Ano ang resulta? Nako, yung mga nanay na walang magawa kundi silipin ang mali ng mga guro noon. Nalaman nila na napakahirap pala maging guro dahil sila na mismo yung nagtuturo sa kanilang anak sa mga module na ipinapasa sa anak nila. So, nakikita mo maraming ang pinasa ang Facebook kung paano nakukulitan ng mga magulang ang nanay o ang tatay sa pagtuturo ng kanilang anak. Mantakin mo, ang anak, no? Ang anak niya yun, ha? Eh, samantalang, ang mga guro ay ano? Marami ang tinuturuan. 30 hanggang 50 na estudyante. Iba-iba ang
iba-iba ang ugali. Samantalang, yung tinuturuan nila, mismo, anak na nila, alam nila yung ugali. Hirap na hirap sila. Pati yung pag-aaral, no? Pagsasagot ng mga module, nahihirapan sila. Ganon, naramdaman nila, nalaman nila ang hirap na pinapasan ng mga guro sa online teaching. Diba? Oh, ang pamahalaan. Ano naman ang ginawa ng pamahalaan? No? Sila ay bilinabas nila ang kanilang mga pondong para sa ganon mabigyan nila ng ayuda ang kanilang nasasakupan. Kasi syempre, lockdown, bawal lumabas, kailangan ang mga nasasakupan nila ay binibigyan nila ng ayuda, no? Yung kakainin ng pamilya. Kaya ang barangay at ang munisipyo ay nagtulong-tulong para mabigyan ng ayuda. Ibig sabihin, naroroon yung bayanihan ng mga tao. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ayun yung binigay sa atin. Kaya, binuhay muli ng Panginoon yung dati nating pag-uugali. Yung mga ugaling dapat natin maibalik uli sa makabagong panahon. Kasi yung ugali ng modernong panahon ay parang nalalayo na sa totoong pagiging Kristiyano. Kaya siguro, ipinahintulot ito ng Panginoon para sa ganoon, maibalik muli ang totoong pag-uugali ng isang Kristiyanong pamilya. Pamilya sa tahanan at pamilya sa komunidad. Diba? Yun. At nagpadala naman ang anghel. Nagpadala naman ang Diyos ng mga anghel. No? Para turuan ang mga siyentipiko natin at mga doktor na makatuklas ng vaccine para sa ganon ay unti-unting mawala ang COVID-19. Kasi natuto na tayo. Kaya siguro, pinahintulot na rin ng Diyos na magkaroon ng vaccine sa coronavirus o sa COVID-19. Ang masaklap lang nito ay maraming nagbuwis ng buhay. Yung mga frontliners natin na mga doktor, na mga nurses, no? Maraming nagbuwis ng buhay sa sa pagsisilbi. At doon din, yung pagbubuwis ng buhay ng mga doktor at mga nurses ay naramdaman din yun ng buong mundo. No? Naramdaman natin ang importansya ng mga doktor at ng mga nurse natin. So, nakakakilabot, hindi ba? Kasi nagbuwis sila ng buhay para lamang maisalba ang buhay na kanilang sinisilbihan. Di ba? Yeah. Yun. Pinahintulot din ng Diyos yun para makita natin. At maswerte tayo at hindi tayo ang gumanap sa mga ipinahintulot ng Diyos na mamatay. No? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. So sabi, He holds destiny. Yes, Siya ang nagbibigay sa atin ng ating destino sa buhay. Ano ang magiging kapalaran ng isang tao? Diba? Tulad kong, ako gusto ko maging OFW noon as teacher sa ibang bansa.
pero hindi niya pinahintulutan. Oo, nag-apply ako as teacher sa Texas, math teacher sa USA, at domestic helper sa Hong Kong. Pero hindi niya pinahintulot ito sa akin. Marami siyang ginawang paraan para hindi ako matuloy. Na ano, ang gusto niya lang ay dito ako manilbihan sa General Mariano Alvarez. Miski sa Manila, hindi niya rin ako pinahintulutan. Kasi kung sa Manila lang, kayang-kaya akong kunin, i-absorb as Manila teacher, kasi professor ko yung pinaka district superintendent doon sa Manila, at ako nga niyayaya na doon na daw ako magturo sa Manila. Pero wala akong motivation. Wala akong motivation. Hindi ako binigyan ng motivation ng Diyos na doon ako magturo. Dito niya talaga ako inilaan sa GMA. Ang tawag ko nga sa GMA ay lumikha ako ng mga great men at all times. Yan ang tawag ko sa GMA. Dito niya ako inano. Pati nga ang pension ko ay hindi niya pinahintulutan. Ako yung napakabatang nagretiro dito sa GMA at the age of 47. Nagretiro ako, ang tawag nito, early retirement. Kasi binigyan niya ako ng malaking problema at yun lamang ang alam kong kasagutan. So, ibig sabihin pala, ang nais ng Panginoon ay pumunta ako sa private sector. Kaya nga, wala akong pension sa public kasi hindi ko natapos ang 60 years old. Pero kung ipinahintulot ng Diyos na matapos ako ng 60 years old, nako, as master teacher to, ang laki ng pension ko, 45,000 a month. Mantakin mo, hayahay na ang buhay ko sana ngayon. Pero hindi, ginawa niya lang akong simpleng guro. Nilipat niya ako sa private school na napakababa ang sweldo. Kaya ako ay nagtuturo parang isang missionary lamang kasi mababa ang sweldo. Nung nasa public school ako, mababa ang sweldo. Nung nilipat ako sa private school, lalong mababa ang sweldo. Parang nagmi-mission lang ako. Pero hindi niya ako pinababayaan. No? Marami siyang paraan na ibinibigay sa akin para mabuhay ng maayos. Hindi doon sa aking hanap buhay, kundi sa aking mga anak at sa aking mga extra work as real estate agent. Madami siyang pinahintulot sa akin. Kaya hindi rin ako kaawa-awa sa aking ano. Kasi pinahintulot niya 'yon. Lahat, 'di ba? Ang sabi nga, he holds destiny, no? He knows when, he knows why, he knows you perfectly. Kilalang kilala tayo, no? Kilalang kilala ng Diyos ang ating kahinaan, ang ating lakas, ang ating pananampalataya sa Kanya, at lalo't higit ang ating pag-ibig sa Kanya, no? Depende 'yung kasi kung paano mo tinatanggap 'yung mga hamon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. So alam niya kung ano ang ipagkakatiwala niya sa iyo, no? Tulad ko, ang dami niyang ipinagkatiwala sa akin. Mantakin mo, as educator, as lector sa simbahan, as sales agent, as tutor, as trainer, as ngayon, vloggers. Dami, diba?
Grabe. Kasi alam niya, he knows you perfectly. Alam niya ikaw. Ikaw mismo alam niya kung ano ang ipagkakatiwala niya sa iyo, sa akin. So, when your life is all mixed up and get heavier, trust Him. Siyempre, hindi nawawala yung mga trials, yung mga challenge sa buhay, yung mga pinagdadaanan, hindi mawawala yun. Normal lang yun sa buhay ng tao. Bakit? Maaring ikaw ay nalalayo na sa mata ng Panginoon. Kaya marahil, tinatapik-tapik ka na ng Panginoon. Kaya sa ganon, nagkakaroon ka ng mix up at bumibigat na ang buhay mo. No? So pag bumibigat na ang buhay mo, bumabalik ka ngayon sa Panginoon. Naroroon na ang salitang Diyos ko. Diyos ko po, tulungan mo po ako. Di ba? Pagka tayo ay nasa estado ng kahirapan, mga problema, no, mga sakit, pasakit, no, andyan na ang Diyos sa buhay natin. Kaya yan, pinapahintulot sa isang tao. Normal yan. Kaya dapat, sabi nga niya, so when your life is all mixed up and get heavier, trust Him. He makes all things beautiful and meaningful. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kasi pag nagtitiwala ka sa Kanya, nananampalataya ka at umiibig sa Kanya, yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, yung bigat na dinadala mo, gagaang yan kasi kasama mo siya. Di ba lagi kong sinasabi sa iyo, sa inyo, na ang Diyos ay laging nasa puso natin. No? Makipag-usap ka lang sa Kanya. No? Prayers, natatanda niyo yung prayers na sinabi ko, pakikipagniig, pakikipag-usap sa Panginoon. No? Kailangan natin na manalig na sasamahan tayo sa anumang problema na ating sinusuong. Kailangan lang nating harapin. Kasi pag hindi mo hinarap, pag walang Diyos sa puso mo na merong kang dinadala o pinapasa na problema, andyan ang hirap. Yung iba bumabaksak, nagkakasakit, minsan kinikitil ang buhay dahil hindi niya na kinakaya yung kanyang pasakit na pinapasan. Mali yun, no? Ang kailangan ay wake up. Tumingala ka sa langit. Andiyan ang Diyos sa harapan mo na hindi natin nakikita. Siya lamang ang nakakakita sa atin, kaya kilalang kilala tayo. Ha? Makipag-usap ka. Makiusap ka sa Kanya. Pag hindi mo na kaya, alam mo, yung sa footstep in the sun, di ba siya na ang kumakanlong sa iyo? Kasi hindi mo na kaya eh. At ang Diyos ay hindi ka bibigyan ng problema na hindi mo kakayanin. Dahil kilala ka nga eh. Di ba? Kanina sabi natin, kilala ka nga, kaya alam niya kung hanggang saan ang limit ng lakas mo. Kaya manalig ka lang lagi. Panaligan mo lagi na ang Diyos ay kasama mo. Hindi ka pababayaan kung anuman ang iyong hinaharap. No, sabi nga, He makes all things beautiful and meaningful. Siya lamang ang makapagbibigay ng mga bagay-bagay na magiging kaaya-aya sa buhay natin. At siya rin ang makapagbibigay ng buhay na magbibigay sa atin ng very meaningful life. Na?
Kapag ka hinipo ang puso mo, ikaw ay gagabayan ng Panginoon sa iyong paglalakbay dito sa lupa. Kaya always na manalig, manampalataya at umibig sa Diyos ng todo-todo. No? Diba sabi nga, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa. Diba? Siya lamang ang dapat mong ibigin. I hope meron kayong naunawaan sa sharing ko ngayong araw na ito. And sana ang mga vlogs kong ito ay maka-touch ng puso ng mga tao na magbibigay sa kanila ng kapayapaan sa puso at kagalakan at siyempre tagumpay, no? Na makamtan natin ang nais ng Panginoon para sa ating buhay. Okay, maraming salamat. And this is Ma'am Beth for you saying goodbye. Thank you.